Dami ng sasakyang dumaraan sa EDSA, lumagpas na sa pre-pandemic level at ayon sa MMDA, inaasahan pang tataas ito hanggang paparating ang Kapaskuhan. Si Ryan Lasigas nagbabalik sa Sentro ng Balita live. Naku, Aljo, ikaw ba ay araw-araw na dumadaan sa EDSA o kung may balak na dumaan sa EDSA? Dahil kung meron, magbaon na ng mahabang pasensya dahil usad pagong na ang takbo ng mga sasakyan sa EDSA. Mula kasi, Aljo, sa dating nasa 61 kilometers kada oras nung kasagsagan ng pandemya, ngayon halos bumalik na ito sa 11 kilometers kada oras. Lumagpas na sa pre-pandemic level ang volume ng mga sasakyan na bumibiyahe sa EDSA. Sa pinakahuling datos ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA, umaabot na sa 410,000 na mga sasakyan ang dumadaan sa EDSA. Mas mataas ito ng 5,000 sa pre-pandemic level. Mga pribadong sasakyan pa rin ang pinakamarami na pumapalo sa mahigit 50% o katumbas ng mahigit 221,000, mahigit 157,000 naman o katumbas ng 38.38% ang mga motorsiklo. Halos 19,000 o 4.5% ang taxi. Ang bilang na ito ng mga sasakyan ay sobra-sobra sa 300,000 daily capacity ng EDSA. But wait, there's more. Kung buryong ka na sa bagal ng takbo ng mga sasakyan sa EDSA, kapit pa dahil ayon sa MMDA, maaari pang tumaas ng 10% o katumbas ng 50,000 na mga sasakyan ang bebiyahe sa EDSA ngayong holiday season. Bago ipatupad ang enhanced community quarantine, pumapalo lang sa 11 kilometers per hour ang takbo ng mga sasakyan sa EDSA. Bumilis ito sa mahigit 60 kilometers per hour noong kasagsagan ng pandemic. Para maibsan ang mabigat na daloy ng traffic sa EDSA, hihilingin ng MMDA sa malalaking mall operator na iwasan ang pagsasagawa ng weekday sale ngayong holiday season. Nais din ng MMDA na i-adjust ang mall hours ng alas 11 ng umaga hanggang alas 11 ng gabi. Every time I speak about yung sa EDSA, napakalaking tulong po ng carousel. If we will maximize, ma-maximize lang po yung bus and it will become ikot lang po siya ng ikot, hindi na po sila nagigit-gitan. Talagang ngayon, yung four lanes na naiwan sa for the private vehicles, talagang four lanes po siya, even on choke points. Samantala, umarangkada na kanina ang dalawang araw na motorcycle consultation workshop ng MMDA. Layunin nito na bumuo ng consensus at action plan para mapabuti ang daloy ng trapiko sa mga major thoroughfare tulad ng EDSA. Pinangunahan ni MMDA Acting Chairman Engineer Carlo Di Mayuga ang two-day motorcycle consultation workshop, LTO, DOTR at PNPHPG. Present din ang representative ng One Rider Party List na sina Congressman Bonifacio Bosita at Congressman Rog Gutierrez. Ang isa po dyan sa nakikita namin is to put a motorcycle, exclusive motorcycle lane para po dun sa atin. Maiwasan po dito kasi yung aksidente based on our data, yung simulation, nakita namin doon na mas maiiwasan ang aksidente kung meron silang sariling lane. Aljo, bagamat usad pag na nga ang sitwasyon sa EDSA, sabi ng MMDA wala pa silang balak na baguhin ang umiiral na number coding scheme sa ngayon. Ibig sabihin, Aljo, mananatili pa rin sa 7 a.m. to 10 a.m. sa umaga at 5 p.m. naman hanggang 8 p.m. sa gabi. Aljo. Ryan, may tanong ko lang. No? May C5 eh. Alternatibong daan yan, no? Papuntang EDSA. Kung hindi ka dadaan ng EDSA, punta ka ng norte or south. Meron din C6. Napag-usapan ba nila itong tawag nito? Highway 2000 dyan sa C6 na utilize na lang sana ng MMDA? Aljo, sa ngayon, kanina sa sinagawang consultation meeting, hindi na pag-usapan yung paggamit sa yung nabanggit mo na mga daanan. No? Pero paulit-ulit naman yung palala ng MMDA na hanggat maaari, Aljo, ay huwag magsiksikan sa EDSA kung pwede naman gumamit ng mga alternatibong ruta para hindi na rin maabala o maantala yung mga biyahe.
Hinihikayat din also ng MMDA yung mga commuters o yung mga umaalis sa kanilang bahay araw-araw na hanggat maaari ay sumakay na lamang sa EDSA bus carousel para mas maibsan ang dami ng sasakyan na dumadaan sa EDSA. Also, yung carpooling na pag-usapan bang ibabalik sa EDSA? Isa yan sa sinasabi ng MMDA na kanilang pag-uusapan hanggang sa mga susunod na araw. Yung inuuna nila ngayon na Aljo na pinag-uusapan, yung two-day na consultation meeting, ay yung paglalagay yun, Aljo, ng permanenting lane para sa mga motorista. Dahil isa rin sa nakaka-traffic sa ngayon, Aljo, sa kahabaan ng EDSA, ay yung biglaang pagdami ng mga sasakyan, yung mga motorsiklo. Ayon kasi sa datos ng MMDA, Aljo, talagang dumoble ang bilang ng mga gumagamit ng motorsiklo nung kasagsagan ng pandemya na hanggang sa ngayon ay ginagamit pa rin ng ating mga kababayan dahil mas mabilis nga at mas iwas traffic. Yung nga lang sa dami nila, kahit papano, nakakapag-cost na rin sila ng traffic. Yung una nilang lalagyan, Aljo, ng mga lanes ay dito sa kahabaan ng Commonwealth Avenue. Pero titingnan na rin nila ngayon kung maaari na lang nilang lagyan ng motorcycle lanes ang kahabaan ng EDSA. Also, okay, maraming salamat, Ryan Lesigues.